Kamusta po kayo? Ito na naman po ang inyong kalipi. Medyo mag-a-update lang po ako about po dun sa kalagayan namin. Kasi medyo matagal-tagal po akong hindi nakapag upload ng video dun sa aking YT. Sa kadahilanan po na medyo nagkaroon ng problema. Ang inyo pong kalipi ay nag-positive po sa COVID-19. Kaya hindi po nakapag-update, nakapag-upload. So, update lang po doon sa mga nagtatanong kung kumusta na po ang aming kalagayan dito, especially sa akin po. Okay na naman po ako. Nagpapagaling na lang po, nagpapalakas. Hindi pa lang po fully recovered pero medyo okay na po. Hope na sana tuloy-tuloy na. Nasa ika-anim na araw na po kami ng quarantine namin. Then, pag natapos po namin yung 10 days namin na quarantine, another swab test po. Sana mag-negative na. Sana mag-negative na kami lahat para makabalik na sa trabaho. So, yun po. Huwag po kayong mag-alala kasi medyo okay na naman po kami. Nagpapagaling na lang po. Maraming salamat po doon sa mga tao na bukas palad na tumulong sa amin. Nagdala ng aming supply, mga pagkain, gamot, tubig. Halos lahat po ng aming kailangan ay inihatid po sa amin dito. Binigyan po kami. Maraming salamat po sa inyo. Napakabuti ng inyong kalooban. Napakabuti ng puso ninyo. Sana palagi kayong patnubayan ng Panginoon sa mga ginagawa ninyong kabutihan sa kapwa. At sa mga kasamahan namin dito na araw-araw din kami kinukumusta, tinatanong kung ano mga kailangan namin pag pumunta sila ng tindahan. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam na ninyo kung sino kayo. Talagang taos puso kami nagpapasalamat sa inyo. Parang napapaiyak ako. Napapaluha ako. Pasensya na kayo. Iyakin talaga ako eh. Na tutuwa lang ako kasi maraming tao na bukas palad na tumulong sa kagaya namin na kailangan ng tulong kasi hindi kami pwedeng lumabas, hindi kami pwedeng pumunta ng tindahan. Kaya maraming salamat sa inyo, mga kapatid, mga bro. Maraming salamat sa inyo. Meron lang po pala akong isang mensahe, ano po. Meron po kasi akong ginagawang parang testimony about po doon sa COVID-19 na yan. Kasi may sinisimulan po ako, hindi ko po matapos-tapos yung script ko eh. Ginagawa ko po is ligtas ka na ba sa COVID kapag nabaksin ka na? Ayun po yung aking ginagawa ng script pero hindi ko pa po matapos-tapos. Hindi ko maituloy. Nawawala ako sa focus.
Siguro gawa ng medyo hindi pa ako fully recovered pero ginagawa ko po yung script niya. Sana magawa ko ng maayos, sana matapos ko. At hinihintay ko rin na sana makipag-cooperate yung iba. Makunan ko sila ng counting testimony. Yung naka-video sila, magsasalita sila ng about sa karanasan nila. Yung mga naranasan nila. Kasi yung iba, hindi po naniniwala sa COVID. Even ako po nung una talaga, yun, naniniwala, yung parang ganun, COVID. Tapos nung tumagal ng tumagal, parang, parang ako mismo din sa sarili ko, parang ayaw ko na rin maniwala na COVID, parang ganun ang naisip ko, COVID, kalukuhan na yung COVID na yan, ganyan, ganyan. Pero po nung naranasan ko, nung tinamaan kami, naranasan ko talaga na una nilagnat ako. Tapos talagang sobrang taas ng lagnat. Then sumunod, napakasakit sa ulo. Talagang hindi ako makatulog ng maayos sa magdamag. Talagang bangon ako ng bangon. Talagang sobrang sakit. Then yung isang kasama ko, ganun din. Dinadaing niya, talagang hindi niya kaya yung sakit ng ulo niya. Sobrang sakit daw sa kanya. Mas talagang kung ano yung naranasan kong sakit siguro sa ulo ko, mas doble pa yung sa kanya kasi talagang hindi niya kaya yung ulo niya. Talagang sinisigaw niya na masakit yung ulo niya. Kaya doon po sa mga tao na sinasabi nila na hindi totoo yung COVID, masasabi ko lang po, ito po ay base po sa aking karanasan, ano po, ay totoo po yung COVID. Nawalan kami ng pangamoy, nawalan kami ng panlasa. Meron pa po akong isang kasamahan na talagang pinick up na po dito ng ambulance kasi hindi niya kaya, nahirapan siyang huminga. At lumalabo na yung kanyang mata. Kaya humingi na ng tulong na makapunta ng ospital. And sa awa naman ng Diyos, yung isang kasamahan namin nakahanap ng paraan. Nakontak niya yung taga-MOH. Nagpadala dito ng ambulance yun. Nadala siya sa ospital. Yun lang po. At sana, yun po sa mga hindi naniniwala na totoo ang COVID, isa lang po masasabi ko, totoo po ang COVID. Kung kayo po ay hindi naniniwala dahil hindi nyo pa nararanasan, pag naranasan nyo po, sa kanyo po sasabihin na totoo talaga. Yun lamang po. At dito ko na po puputulin yung aking update. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless. Sa susunod po, i-upload ko yung ginagawa ko about sa COVID-19 na pag na bakunahan ka na, ligtas ka na ba sa COVID-19? Hindi ko pa lang po na arrange at medyo nawawala po ako sa focus paggawa ng aking script. Sinusulat ko po kasi para hindi po ako magkamali. Saka kukunin ko rin po sila ng testimony kung papayag sila na magbahagi ng kanilang karanasan about sa COVID. So yun lamang po. Bye-bye po muna. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pag-aalala sa amin, sa laging pagkukumusta sa amin kung ano nang lagay namin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Patnubayan kayo ng Panginoon. God bless. Bye-bye.